Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Patuloy pa rin ang kaguluhan sa iba't ibang panig ng Gaza Strip at sa pagpapatuloy ng kaguluhan ay nagawa ng Israel Defense Forces na matuntun ang kinalalagyan ng pangalawa sa pinakamalaking tunnel ng Hamas na kanilang ginagamit bilang kuta. Sa sobrang laki ng tunnel na ito ay kasya ang mga malalaking sasakyan at maaaring padaanin sa loob nito. Nasa 10 kilometro ang haba nito na umaabot hanggang sa Gaza Port na kung saan ang pantalan na ito ay nasa kontrol ngayon ng Hamas nang may katagalan na din. Pinasok ng Special Forces ng IDF ang tunnel at sinalubong sila ng nasa 10 mga miyembro ng Hamas na papatakas at palabas ng tunnel. Nagulat umano mga ito na makita ang mga IDF na nasa kanilang lihim na kuta. Nagawa naman ang puwersa ng Israel na mapahupa ang sitwasyon at nakakuha ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa mga susunod na plano ng Hamas at kung paano nila mas pabibilisin ang paglupig sa militanteng grupo. Matapos ito ay pinasabog ng IDF ang naturang tunnel gamit ang kanilang special na bomba na tinawag nilang sponge bomb at itinuturing ngayong isa sa napakahalagang armas ng Israel. Ang sponge bomb ay isang uri ng chemical grenade na nagtataglay ng mga pampasabog at nagagawa nitong takpan ang mga lagusan ng tunnel at iba pang awang. Ang mga ito ay hindi sumasabog tulad ng mga pangkaraniwang mga bomba na nakikita natin na lumilikha ng malaking pinsala sa pinagsabugan nito. Sa oras na sumabog ito ay bomba ng foam ang siyang lumalabas na agad na nagiging solido na matibay at mabisang ipangtakip sa mga butas tulad na lamang sa mga lagusan ng tunnel ng Hamas. Bukod sa sponge bomb, isa pang bagong kagamitan ng Israel Defense Forces ang ginagamit nila ngayon at ang gamit na ito ay gawa mismo ng IDF na kung saan nagbubuga ito ng tubig mula sa Mediterranean Sea na maaaring magpabaha sa mga underground tunnel ng Hamas sa Gaza Strip. Ayon sa ulat mula sa bansang Estados Unidos, na kumpleto ng IDF ang disenyo ng bago nilang gamit na ito na napakalaking pump na siyang humihigop ng tubig mula sa Mediterranean Sea patungo sa mga tunnel at siyang sapilitang nagpapalabas sa mga miyembro ng Hamas na nasa loob ng mga tunnels. Walang nagawa ang mga rebelde kundi ang magtungo sa itaas at lumabas ng tunnel dahil maaari silang malunod, makulong at mamatay sa loob ng mga tunnel. Sa isang Indonesian hospital kung saan naroon ang pangalawang pinakamalaking command position ng Hamas na matatagpuan sa ilalim ng ospital na ito. Dalawang mga miyembro ng Hamas ang bigla na lamang sumulpot mula sa tunnel at kumaripas ng takbo. Ang dalawang mga sundalong ito ng Hamas ay may hawak na tag-isang special na kanyon. Noong makalayo-layo na sila ng kaunti ay tsaka nila tinira ang mga armored units at infantry ng IDF na noon ay nasa paligid at nagmamatsyag. Ang mga armored unit na ito na kasalukuyang tinitira ng dalawang sundalo ng Hamas ay mga unmanned vehicles na kung saan wala itong mga sakay at kinokontrol ito gamit ang isang remote control. Habang pinupuntirya ng dalawa, ang mga armored units ay nasa likod naman pala ng mga ito, ang IDF, na nagsimula din at tirahin ang dalawa. Subalit nahirapan ng IDF sa kanilang pagtira dahil natatakpan ng mga armored units ang lokasyon ng kalaban. Hanggang sa ilang saglit lamang ay nakarinig sila ng isang malakas na pagsabog sa lokasyon ng mga umaatake sa kanila. Ang isa pala sa mga kanyo ng dalawang sundalong Hamas ay sumabog habang kanya itong ginagamit. Nagkaroon ng malfunction sa rockets na itinitira ng maliit lamang na kanyon na napag-alaman pala na ang armas na ito ay gawang kamay lamang ng Hamas. Dahil sa tinamong sugat ng terorista bunsod ng sumabog na kanyon sa kanyang balikat, nagawa ng IDF na makontrol ang sitwasyon at malupig ang kanilang kalaban. Sa isang partikular naman na lugar sa Gaza pa rin, nagtangkang tumakas ang ilang mga miyembro ng Hamas sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang mga tipikal na sibilyang Palestino. Nagpapanggap sila at sumasama sa mga sibilyan upang tumakas o kung minsan ay umatake. Mabuti na lamang at gumagamit ang IDF ng isang klase ng kagamitan na may special na teknolohiya na kung saan nakikilala nito ang mga Hamas na nagpapanggap bilang mga Palestinong sibilyan. Sa tulong ng special na gamit na ito ay nagawa ng IDF na mahuli at maaresto ang mga rebelde
bago pa sila tuluyang makatakas. Muli ay ginagamit ng Hamas ang mga sibilyan bilang kanilang mga human shield. Kaya pala hindi na din nakapagtataka na hinihikayat nila ang kanilang mga kababayan na magsipagbalik na sa kanilang mga tahanan upang magamit sila bilang mga human shield. Ipinapamalita pala ng Hamas sa kanilang mga kababayan na tapos na ang kaguluhan at maaari na silang bumalik sa kani-kanilang mga bahay. Ang hindi alam ng mga sibilyan ay gagamitin sila ng Hamas para sa kanilang proteksyon at hangarin. Sa ngayon ay dinoble ng IDF ang kanilang ginagawang pag-aabiso sa mga sibilyan ng kanilang gagawing pag-atake at kailangang lisanin ng mga sibilyan ang lugar na ito bago pa man ito salakayin ng IDF. Kailangan kasi nilang sabihan ng mga sibilyan na nasa loob ng Gaza na maaaring madamay sa kanilang gagawing pag-atake sa mga susunod na araw at oras. Kailangan kasi nilang sabihan ng mga sibilyan na nasa Gaza na maaaring madamay sa kanilang gagawing pag-atake sa mga susunod na araw at oras. Kailangan nilang masabihan ng mga ito, lalo na ang mga nasa lugar na pupuntiryahin ng Israel Defense Forces. Dapat ay mapalikas nila ang mga ito o di kayo pumunta sa mga ligtas na lugar upang hindi madamay at wala sa kanilang masaktan. Sa loob ng Gaza Strip ay may nasa humigit kumulang 2 milyong mga sibilyang Palestino na silang dapat na masabihan ng IDF bago nila isagawa ang kanilang gagawing pag-atake. Nagsasagawa ng malaking effort ang IDF upang masabihan nila ang lahat ng mga ito. Personal nilang tinatawagan ng mga sibilyan at nagpapaulan ng mga flyers sa himpapawid ng Gaza na sa katunayan para lamang masabihan nila ang mga sibilyan sa Gaza. 30,000 beses na silang tumatawag sa Gaza, 10 milyon na text messages ang kanila nang naipadala, 9 na milyong recorded messages ang kanilang naisend, habang nasa 4 na milyon naman ang mga papel o pamphlets ang kanilang ipinamigay. Ginawa nila ang lahat ng ito para lamang masabihan ng mga sibilyan sa Gaza sa kanilang gagawing pag-atake, lalong-lalo na iyong mga nasa critical na lugar at siyang pupuntiryahin ng Israel Defense Forces upang wasakin ang pwersa ng militanteng grupong Hamas. Subalit kabaligtad na naman ito ng ginagawa ng Hamas. Ang Hamas sa kabilang banda naman ay hinihikayat ang mga Palestinong sibilyan na manatili at bumalik sa kani-kanilang mga tahanan. Ito marahil umano ay taktika na naman ng Hamas upang gamitin ang mga sibilyan bilang kanilang human shield laban sa gagawing pag-atake ng Israel Defense Forces. Sa kabilang banda naman, sa patuloy na pakikipagnegosasyon ng mga bansa sa Hamas, napakawalan pa ang nalalabing mga bihag nila. Napabalita na hindi umano papakawalan ng mga rebelde ang kanilang mga bihag na babae. Ito ay dahil na din sa natatakot sila na baka magsalita ang mga babaeng ito sa karahasan at pang-aabusong kanilang naranasan sa kamay ng Hamas. Isa pa sa mga nakakakulat na isinuwalat ng Israel na marahil hindi alam ng publiko ay ang ginawang pambababoy ng ilang mga miyembro ng Hamas sa kanilang mga bihag at sa mga sibilyan. Tila dismayado ngayon ang Israel kung bakit tikom ang bibig at tila hindi makapagsalita ang mga international humanitarian organization tungkol sa pang-aabusong sexual ng Hamas sa ilang mga kababaihang Israeli noong kakasimula pa lamang ng kaguluhan. Noong kasing pagsisimula pa lamang ng kaguluhan a 7 ng Oktubre, hindi alam ng publiko, lalo na ng international community, na ginahasa ng ilang miyembro ng Hamas ang mga kababaihang Israeli. Walang awa nilang pinagsamantalahan ng mga kababaihan ilang minuto bago patayin ang ilan sa mga ito, habang ang iba naman ay ginahasa bago gawing mga bihag at dalhin sa Gaza Strip. Ang pangyayaring ito umano ay hindi makatao at hindi katanggap-tanggap. Pero sa nakalipas na mga araw, si Antonio Gutierrez, ang US Secretary General, ay nag-issue ng isang testamento na kumukondena sa ginawang ito ng Hamas. Hindi umano katanggap-tanggap ito at hindi na lamang dapat na palampasin ng kinaukulan ang ginawang ito ng Hamas. Ang British Defense Ministry ay nagsabi na magpapadala sila ng isang special na eroplano upang iscan ang Gaza at hanapin ang mga bihag. Ang eroplano ay lilipad sa silangang bahagi ng Mediterranean Sea at Israel. Hindi ito magdadala ng anumang missiles at anumang armas. Ang eroplano na ito ay tutulong lamang sa paghahanap ng mga bihag at hindi sila tutulong sa paglaban kontra Hamas. Ipifreeze naman ng France ang mga assets ng mga Hamas leaders upang hindi nila magamit ang mga ito. Isa na namang kwento ng pagbabaliktanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy.
Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas.